Hi guys, welcome back to my channel. Bali, ngayon ang content natin ay tungkol sa Big Louie. So pwede ba natin paghaluin ng Dot 3 at saka Dot 4 na Big Louie? Tara, pag-usapan natin. Welcome to DIY with Raf. Pero bago tayo magsimula, ano ba ang sabihin ng Dot 3 or Dot 4 o yung Dot DOT na tinatawag sa mga brake fluid? So ang ibig sabihin po nun ay Department of Transportation. Sa lahat ng brake fluid, may makikita nyo, DOT. Yung may nakalagay dun. Galing yan! So, bali nag-research ako, Dot 4, pwede rin paghaluin. Pero mas maganda, maraming bagay kasi pwede masira yung mga defective or kaya yung bridge ninyo. Eh pwede yun kung nakalagay sa technology ninyo o clutch is use Dot 3 or Dot 4. Pero mas maganda kasi nalangaw yung linis. So kung nakalagay ay Dot 3, tapos magkakay kayo ng Dot 4, bali, flashing nyo na lang para at least lahat lahat na ito, Dot 4. Tapos kung naman lagi yung Dot 4, lilipat kayo sa Dot 3, eh pa-flashing nyo na sa Dot 4, sa kanya na lang sa Dot 3, sa akin magbibigay. Tapos, ang pagkakaiba pa nun, yung Dot 4, ayan, mas mataas yung tray boiling points niya. Paano masabi? 243. O kaya yung iba naman, 230 degrees. Samantalang si Dot 3 naman ay 205 degrees. Yung dry boiling points niya. Hindi totoo yan. So, at saka dun sa... Bola lang yan. Kung ihipuin nyo naman to, yan, yung mga fluid na, mas makukumpara mo, mas malamig nga to kesa dito. Pero, kay Dot 3. Pero sa totoo, mas mainit pala talaga to kasi sa viscosity, mas malapot na ng konti kumbaga sa viscosity. Ito naman yung mas malabnaw. Buksan natin. Paano masabi? Yan. So, ito na yung Dot 4 saka yung Dot 3. Pero merong Dot 4 na mas medyo mapusyo yung kulay kumpara dito. Ito kasi iba yung natake. Merong mas light dyan. Ito talaga, Dot 3, lagi ganyan yung kulay, parang kulay wiwi. Ito medyo nagbabitamins. Parang nagbabitamins yung kulay niya. Kasi medyo mas madark yung yellow niya. So, gagamit lang tayo ng brake fluid sa sasakyan natin kung anong yung nakalagay sa takip ng ating sasakyan. Kasi once kung Dot 3 only, tapos maglalagay ka ng Dot 4, masisira yung paper kit nun ng brake ninyo sa master or yung paper, pwede rin daw na masira ka agad kasi mas mainit to. Kasi nasubukan ko rin yan sa Corolla ko, tara pakita ko. Wow, ayan. Naman! Okay, so ayan yung sa wow. Wow. Primary clutch or clutch master. So nakadatri yan. Ilang buwan na yan, hindi pa nangingitim. Hindi totoo yan. Pero nung datro na nakalagay dyan, isang linggo pa lang, mabilis umitim. So, mabilis mag-absorb ng water yung Dot 4. Kaya, anong nangyayari? Every week, nagpapalit ako. Kasi may mga tira naman, pag kinulang, bumibili ako ng Dot 4. Pero, nasira na yung ano ko, repair kit. So, nagpalit ako, ginawa ko na ng Dot 3. So, hindi pwedeng ilagay yung Dot 4 kapag ang naka-required sa brake mo ay Dot 3 lang. So, hindi mo siya pwedeng i-mix o kaya ilagyan ng Dot 4. Pero merong sasakyan na pwede yung Dot 3 at Dot 4. Paano masabi? Gaya ng BIOS yan. May nakalagay sa takip nila. Pero sa ganitong mga medyo old school na, check mo muna o kaya sa kahit sa modelo, meron lang nakalagay na Dot 4 only.
Bola lang yan. Battery only. Yan. So kailangan sundin natin yun para hindi agad masira yung mga component ng mga natin na brake system. Kasi pwedeng magkaroon ng leak, mawala ng preno, or mag-stack up. Ayan. So mas maganda, huwag na natin i-mix yung battery sa kadatpo. So sa na-research natin, pwede naman daw siya paghaluin. Pero depende rin pa rin sa unit. So kung magpapalit kayo, huwag nyo na pagsamahin. Mas maganda kung battery o dadpo na lang para hindi magkaroon ng chemical reaction. So kung nasa type nyo ay battery, battery lang. So kung pwede naman ay battery saka dadpo, ayun, pwede. Pero pili na lang kayo ng isa para mas safe. Kasi preno yan at saka clutch yan. So pag nagkaroon ng problema dyan, so medyo delikado. So bukod sa battery at dadpo, meron pa po tayong DAT 5 saka DAT 5.1. So ano yun naman siya, abali parang silicone base naman siya. So ayun talaga, hindi mo siya pwedeng i-mix. Paano masabi? So, taas yun, saka hindi siya nag-absorb ng water kumpara kay DAT 3 saka DAT 4. Pero mas malakas talaga mag-absorb ng water si DAT 4. So which is normal lang naman talaga, kaya nangingitim yung brake o yung brake fluid, minsan nangingitim yan. So nagkakaroon ng moisture kasi. Tapos kaya pinapalitan yung brake fluid natin every 40,000 kilometers. So pasok siya sa heavy PMS. So lahat yan ng fluids baba, kasama yung brake fluid. So ayun lang, sana may natutunan kayo kahit papaano. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Samahan nyo na rin like, saka pinutin nyo yung bell para sana, sa mga bawat bago kong video.